Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Welcome po sa ating channel, Eric Ambaking. In this video mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo ang isang paraan kung paano hindi po mapuputol ang ating Facebook ads mga kapatid at tuloy pa rin ang pag-a-ads ng ating feeds mga kapatid sa Facebook. Kaya samahan niyo ako at pupunta tayo sa 7-Eleven, pero bago tayo pupunta sa 7-Eleven, sasalubungin muna natin si Mrs. dahil panggabi ang kanyang duty mga kapatid. At subukan nating isasama siya sa 7-Eleven para may taga-video sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi po ako sanay na mag-video sa public place mga kapatid. Parang nahihiya ako. Pero subukan natin kung kaya ba ng powers natin ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako. Ako ngayon sa Kapulay at kasalukuyang hinihintay ko ang aking asawa. Inantay ko na po ang aking asawa dahil 5:30. Alas 5 po ang kanyang labas sa kanyang trabaho. Ito na mga kapatid. Ito ang mahirap pag naghihintay tayo sa ating inantay, lalo na hindi natin alam kung kailan naabot o darating. Tayantay lang tayo ng konti at bago yan, ipapasilip ko ang Kapulay sa inyo. Ito po. Yan, dito na mga kapatid. Andito na. Ato sa taxi binilibin na. Mag wala offline gahapon. Na online na dala. Nalagi na yung cake. Today is my birthday. Ito na, dumating na ang ating asawa kapatid. Pwede rin tayo magkakas ito. Pwede rin. Daghan man yung kas ah. Pupunta na tayo sa 7-Eleven. Uy ha, mukhang may bibigyan siya ng cake. May dalang cake. Para kanino kaya yan? Let's go, let's go. Andito na po tayo ngayon sa 7-Eleven. Ito na, ito na. Papasukin na natin kapatid ang 7-Eleven. Tuloy po kayo, welcome ma'am, welcome sir. Alright. Ang gagawin po natin ngayon ay magdideposit tayo o maghuhulog tayo ng pira sa ating GetGo account, kasi ang GetGo account natin, ito po ang gagamitin natin pambayad sa ating Facebook page. Kaya dapat hindi po ito nauubusan ng pira para po hindi maputol ang ating Facebook ads. Kaya ito, ilalagay natin sa ating account ang kaunting pira para po tuloy-tuloy ang business. Done. Andito na tayo ngayon sa 7-Eleven. Yung mas ang machine nila ay ito po. Ini-encode natin sa kasalukuyan ang GetGo account number natin. May 16-digit number ito at ang number na ating ginamit sa pag-register dito sa GetGo account, i-encode natin pagkatapos kung ilang amount ang ating ipapasok sa ating account. Sa ngayon, ipapasok natin sa ating account ang 13,990. Kasi may charge na 10 pesos ito mga kapatid pag nag-transact kayo at nag-deposit kayo sa inyong GetGo account gamit ang 7-Eleven machine. Kaya at 14,000 lahat ang ating babayaran sa cashier. Ito na. Ang panghuli mga kapatid, humihingi ito ng cellphone number, kahit anong cellphone number lang ilagay dito. Ang purpose siguro nito, kung may magka-problema, ito ang kanilang iti-text or ito ba ang gagamitin natin pang text. Kaya ang active number natin ang ating ilagay dito. At ang panghuli kapatid, may lalabas na dito na resibo at ito na ang ating dadalhin doon sa cashier upang kanyang iscan at magbabayad na tayo sa amount na ating ipapasok sa ating GetGo account. Ito na, magbibilang na tayo ng pira natin na ating ibabayad sa ating GetGo account.
Basta pumunta kayo dito sa 7-Eleven kapatid at ganito ang inyong pakay. Siguraduhin nyo tama ang salapi na inyong nadala mga kapatid para iwas hiya kapatid kasi naranasan ko na yan. Sana din yung naranasan yung aking naranasan na napahiya ako mga kapatid dahil hindi ako nakapagdala ng pira tapos pumunta na ako sa cashier. Kot-kot olo tayo dyan mga kapatid. Dito na mga kapatid, magbabayad na tayo ng ating GetGo account. Antayin lamang natin saglit at kanya nang ibibigay sa atin ang ating inaasam na resibo upang magsilbing katunayan na tayo'y nagtransak at nagpasok ng pira sa ating GetGo account. Ito na mga kapatid, kasalukuyang hawak na natin ang resibo at ito na, tuloy na ang business. Success! One touchdown! Let's go! Labas na tayo kapatid! Andito na tayo sa kinakusga na to nga motor kapatid. Kaya ganito lang ito. Talagang ganito na ito. Let's go, let's go, let's go! At ito na mga kapatid. Bumalik tayo dito sa Kapulay mga kapatid. At bibili tayo ng mga Ricardo at gagamitin natin sa Litsong Pabo. At dahil karawan ni Ambaking ngayon, bibili tayo ng 5 kilong pansit at 4 na kilong munggo. Yan lang po ang pinakahanda natin ngayon at di bali na. Salamat pa rin sa Diyos at nakaabot tayo sa ganitong panahon. Kaya dito na, mamimili tayo ng ating sangkap na gagamitin at sasamahan rin natin na pwede nating ibenta doon sa ating kaunting sari-sari store. Kaya ito, let's go, let's go. Mamimili tayo mga kapatid. Nakapagkumpra na po tayo. Nakita ko now. Sinimahan tayo ng aking asawa na mangumpra. Kaya uwi na tayo. Let's go, let's go. Mapatid, ito lang andam natin. Ito lang ang handa natin kasi partial pa lang ito. Mamaya sibugan mamaya ng litsong pabo ngayon. Litsong isda at saka sinabaw na litson. Ano ba talaga? Litsong isda at sinabaw na litson yan.
Kakain tayo ng marami-rami ng kunti dahil mamaya sibugka ng litsong pabo. Special day ngayon, July 19. Mark your calendar. Mark your... Mark your calendar. July 19. My 32nd birthday. Mga kapatid, ayan na, tapos na tayong kumain. Mamaya ng kunti, sisimulan na natin ang ating palaro. Gagawa tayo ng kakaibang palaro na ibigyan natin ng pamagat na ang mahiwagang pabo ni Ambaking. Samahan niyo ako mga batid. Gagawa tayo ng kakaibang palaro mamaya dahil special day natin ngayon. July 19. It's my day. Alright.